guys. So, welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon is, bakit ako single? Or bakit ka single? Bago tayo mag-start, pag hindi pa kayo nag-subscribe, click the subscribe button and click the bell button for more updates. Kung gusto niyo itong video na to, click thumbs up. So, let's start. Bagong lahat, gusto ko lang i-discuss kung bakit ako single ngayon. I'm 7 months single now. From August 2018. So, ayun, hindi naging maganda yung takbo ng relationship namin nung naging ex ko. Pero, I moved on. He already moved on as well. We're not in good terms now, pero naniniwala naman ako na soon magiging okay kami. So, ayun, magbibigil ako ng tips regarding about dun sa mga taong bakit hanggang ngayon single sila. Meron kasi yun, dalawang klase kasi yun eh. First, by choice. Second, wala pa talaga yung para sa kanila. Dun sa mga naghahanap. So, ayun. Bakit ako single? Bakit ka single? So, sisimulan natin yan. So, una sa lahat, number one, for me, masyadong mataas ang standards mo. Sinasabi nyo na hindi kayo tumitingin sa panlabas na anyo. Ang tinitingnan nyo is yung sincerity ng tao. Hindi nyo tinitingnan kung ano yung personality niya sa panlabas niya, na kung pogi ba siya. Kasi naniniwala ko, if you really wanted to have a relationship, hindi ka tumitingin dun sa panlabas niya, whether pogi siya, ma-sex appeal, pangit, or ano man siya. Kasi hindi naman yung mukha niya lang yung minahal mo, di ba? What if dumating yung araw na biglang nasira yung mukha niya, so hindi mo na siya mahal? If you get my point. Ang pinupunto ko lang is, huwag sana tayong tumingin sa panlabas na anyo and sa standard ng life, kasi hindi naman tayo pinanganak na pare-parehas. May pinanganak na mayaman, may pinanganak na mahirap. Huwag natin i-judge yung tao na porket hindi sila nakakaangat sa buhay, it doesn't mean hindi nila kayang ilaban yung life nila. Magsa-struggle sila, yes, but they are surviving because they're fighting. So, yun. Una sa lahat, masyadong mataas ang standard mo. Minsan, tinitignan mo na lang, uy, porket pogi siya, uy, ang pogi niya naman, crush ko na siya, mahal ko na siya. Hindi naman kasi ganun yun agad-agad na mararamdaman mo yung pagmamahal. Aanhin mo yung pogi kung or yung maganda kung hindi naman or masama naman yung ugali niya, di ba? So parang ang iisipin mo na lang pag kunyaring naging kayo man nung taong yon, yung pogi na yun or magandang yun, pag naiwan ka, sasabihin mo wala nagmamahal sa iyo. Sasabihin mo, feeling mo ano, hindi kanya binigyan ng value kasi minadali mo ang lahat. Nakita mo lang sa kanya yung panlabas niya pero hindi mo muna sinusukat yung panloob niya. Hindi lahat ng bagay minamadali kasi lagi nating tatandaan na kung madali nating nakuha ang isang bagay, madali rin itong mawawala. So, ganun din sa relasyon. Kung madali natin siya naging partner, hindi na muna natin kinilala, meron pala siyang may masama siyang part sa buhay niya or may masama siyang gawain na hindi natin gusto, doon tayo nasasaktan, kaya tendency naghihiwalay. So, yun. Yun yung isa sa dahilan kung bakit ka single. So, ayun. Number two, career-oriented ka. Naniniwala naman ako, marami namang ganito nowadays, lalo na yung iba. Sinasabi nila, 5 years single na sila, 4 years single, meron pa nga 10 years single. Kasi, which is maganda naman yung, positive naman yung, ano nito, result. Kasi ang nangyayari dito, pag career-oriented ka, you focus on your goal first before you do anything na marirelax ka. So, mas maganda na i-work out muna yung career mo bago muna yung love life. Kasi, what if dumating yung time na, lalo na sa mga babae, dumating yung time na nagmamadali tayong magkaroon ng partner, di ba? So, what if bigla kang nabuntis and wala kang career, wala kang ipon, dahil nauna yung puso mo. I'm not saying na huwag kayo magmahal. What I'm saying is, control, tansyahin natin yung mga bagay-bagay. Hindi lahat ng bagay minamadali.
ang partner nandiyan lang yan, marami sa paligid. Pero ang career habang tumatanda tayo. Dapat i-workout natin ito habang bata pa tayo kasi pag kung nyaring kung kailan tayo tumanda tsaka tayo mag-work, so parang imbis na yung strength natin na force natin nung bata pa tayo, ginagawa na natin. Pagtanda natin, hindi na natin nagagawa yung ibang bagay dahil hindi na kaya ng katawan natin. So, dapat mag-focus tayo sa career, dun sa iba. Pwede ka naman magkajawa habang nag-work ka, pero tansyahin mo lang na hindi lang mauubos ang oras mo sa partner mo. Tansyahin mo, bigyan mo ng oras ang sarili mo para sa ibang bagay. Mag-work ka, enjoy life as a single person. Hindi mo kailangan ng relationship para ma-motivate ka sa trabaho mo. Part sila ng motivation natin if may partner kayo, yes. Pero it doesn't mean na iikot ang mundo mo sa partner mo dahil nag-work ka. Kasi minsan yung iba bumabase na siya yung motivation ko sa pagiging ganito ko, kaya ako nagpupursige para sa kanya. No, you're doing it for yourself, not for your partner. Hindi mo ginagawa ang isang bagay dahil para sa ibang tao. Kasi end of the result, nung pinaghihirapan mo para sa iyo or sa family mo. Ako, ang goal ko talaga is, yes, madali ako ma-fall actually. Madali ako ma-fall sa isang tao. Pero ang ginugol ko sa sarili ko lagi na, before I get 30, natupad ko na yung pangarap kong magkaroon ng sariling bahay, business, tsaka kotse. I still have 5 years with that. And ngayon, may mga win-workout lang akong things na medyo complicated sabihin. So, ayun. I'm focusing on my career for now. Kung may dumating. Number 3. Feeling genius ka. Okay. Feeling mo lahat ng decision mo sa buhay, tama. May mga bagay-bagay na dapat kinukonsulta din natin sa ibang tao. Kasi, hindi lahat ng ginagawa natin, tama. Okay? Lagi niyong tatandaan niya. Kasi meron yung iba na ang taas ng ego. Alam mo yun? Ang taas-taas na tingin nila sa sarili nila. Parang, I'm perfect. Tama tong landas na tinataha ko. Nobody's perfect, guys. Kaya kailangan pa rin natin ng consultation ng ibang tao. We just don't base in our own opinions. We base as well in others' opinion to make sure that our decisions are correct. So, yun. Feeling genius ka kaya single ka. Huwag mong iisipin na porket kinokorek ka or nagbibigay ng opinion yung ibang tao, ibig sabihin nun mali ka. No, they're just giving an opinion or suggestion para mas mapabuti ka. Yun. Huwag nyong mamaliitin ang sarili nyo na porket may nakiusap sa'yo or kinausap ka, nag-suggest, nag-comment, or nag-opinion, mali ka na. Hindi ganun yun. Nandito lang sila or nandyan lang sila para i-guide ka sa path mo. Isa ang kaibigan, family, lover sa guide natin through our future para sa pangarap natin. So, never ever na feeling genius kasi isa yan sa nagkakos ng away. So, number 3, feeling genius ka kaya ka single. Number 4, takot ka masaktan. Mali. Hindi porket narinig mo sa friend mo. Friend, ang sakit-sakit nang nangyari. Sira pa niya ako, iniwan niya ako. Magbe-base ka sa paligid mo. No. May karapatan ka magmahal. Kung hindi ka nasasaktan, hindi ka nagmamahal. Lahat tayo takot masaktan. Yes, part siya ng relationship. Hanggat hindi natin sinusubukan ng bagay, hindi natin malalaman ang sakit, kung paano tansyahin, para ka nang titimpla niyan eh. Tinitimpla mo. Parang halo-halo. Tinitimpla mo, tinatansya mo yung sukat ng ingredients na nilalagay mo para masakto ang tamis. Dahil minsan, pag sobrang tamis, nakakasawa, nakakaumay. Takot tayong masaktan, yes. Like what I've said, huwag natin i-base ang sarili natin kung ba tayo single dahil masaktan siya, ayoko masaktan, ayoko maramdaman yung nararamdaman niya. Hindi ganun yun. We all deserve to be loved and to love somebody na bibigyan tayo ng importansya sa buhay and motivation. Isa kasi ang partner sa motivation. So, huwag mo naman i-base na porket nasaktan yung kaibigan mo, nasaktan yung kakilala mo is
ayaw mo na mag-jowa or ayaw mo na magka-partner dahil nasaktan sila. Walang taong nagmamahal kung hindi nasasaktan. So, always remind you yourself with that. Number 5, huwag pong masungit. Ang sungit mo kasi, huwag ka naman magsungit sa ibang bagay. Ito, hindi naman to in general eh. Dun to sa ibang tao na masungit. Yung iba, mabait syempre. Kasi gusto na magka-relationship. Pero dun sa ibang masungit, pagbigyan nyo naman yung iba, diba? Enjoy mo yung life. Huwag mong idaan sa stress at sa kasungitan kasi hindi siya nakakatulong sa'yo. Tulad ko, I admit na lagi akong stress dahil sa mga bagay-bagay. Na maliliit na bagay din kasi pinapalaki ko. Pero, ayun, hindi naman laging ganun dapat. Bigyan natin ng timing sa sarili natin. Mag-enjoy tayo, lumabas tayo, marunong tayo sine, mag-shopping, ganun. Huwag mong sungitan yung mga nire-refer sa'yo. Oh friend, may nire-refer ako sa'yo, ganito, ganyan. Wala kang time, wala kang mood. Hindi ganun. Kasi, ikaw ang nagtataka ka sa sarili mo, bakit ka single? Eh, ikaw rin naman ang dapat sumagot sa sarili mo ng, ba't nga ba ako single? Huwag ka magtaray. Kasi hindi ka maganda. Okay, hindi ka pogi. Ha? Pantay-pantay tayo ng itsura, okay? Walang pinanganak na perfect. Siguro yung ba sinuwerte, na maganda yung mukha nila, diba? Pero it doesn't mean na i-judge na tayo ng ibang tao, diba? Ang sinasabi ko dito, huwag ka magtaray. Pagbigyan mo yung sarili mo, paligayahin mo yung sarili mo, na hindi parang pinagsaklob ng langit at lupa yung itsura mo. Ha? Kasi nalulungkot ka single ka, lumabas ka kaya, try mo mag-bar, diba? Nang magkaroon ka ng jowa, diba? Hindi yung nandiyan ka lang sa computer mo, okay, nandiyan ka lang sa bahay mo, nanonood ka ng Netflix, walang maidudulot yan sa'yo. Nanonood ka, yes, okay lang manood, entertainment yan. Pero mas masarap naman siguro kung may kasama ka, diba? Yung nanonood kayo ng love story, diba? Tapos, pag okay yan, pag nakakatakot, may mayayakap ka. Ang saya ng ganun. Ang saya-saya ng ganun. Nakakamiss na may partner. Isa siya sa motivation natin. Isa siya sa inspiration natin sa buhay. So, I'm not saying na magkajowa ka agad-agad. Na parang kating-kating ng magkajowa agad. Ang sinasabi ko, pag-aralan mo sa sarili mo na dapat kinikilala mong maigi yung tao. Hindi naman pag kinilala mo, kinilala mo lahat ng makilala mo, di ba? Hindi ganun yun. Focus on one person. If you really want to know that person well, focus on him. Hindi yung sa ibang bagay. May nakilala ka. Ay, kikilalanin ko rin siya maigi. Paano mo makikilala ang isang tao kung marami kang kinikilala? Paano mo sila pagsasabay-sabay? Ano, malande? Hindi ganun yun. Dapat learn, think, focus on one person. Not to anyone or everyone, but to... And that's it, guys. Maraming salamat po sa mga tumutok at sa mga nag-subscribe na po sa aking YouTube channel. Sana po, guys, marami pa tayong pakikisama ang mga videos and mga interviews with my friends and other mates. So, yun po. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, sana po mag-subscribe kayo. Click the bell button for more updates. And click the subscribe button if you want to follow my channel. So, guys, kung gusto niyo tong video na to, click thumbs up. If you have any suggestions po, please comment down below po. I'm open for any comments. Gusto ko kasi marinig yung side nyo para sa mga next vlog ko rin. So, yun po guys, this is Rio Panda TV.